Good morning, everyone. The regular session of the Sangguniang Panlungsod is about to start. Everybody, please rise. As the elected City Vice Mayor and the presiding officer, this 22nd regular session is now called to order. Roll call, please. The Sangguniang Panlungsod, Honorable Michael Gerard T. Morada, Honorable Galileo P. Angeles, Honorable Jennifer Spy T. Toledo, Honorable Oscar M. Gosos II, Honorable Rio Fer Nicole Ronquillo, Honorable Vinice Manalo, Honorable Miguel P. Lina III, Honorable Merlo P. Silva, Honorable Avior A. Rocafort, Honorable Ralph Peter Omali, Honorable Aris D. Macala, Honorable Percival V. Loho, Honorable Emmanuel T. Recto, Honorable John Paulo N. Macala, and the presiding officer, Honorable City Vice Mayor Camille Angelin M. Lopez. Do we have a quorum? We have a quorum. May I request the Honorable John Paulo Macala for the leading of the invocation and the singing of the national anthem. Alalahanin natin na tayo nasa banal na presensya ng Panginoon sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Lord, maraming salamat po sa panibagong araw na kami nagkatipon-tipon sa bulwagang ito. At gabayan niyo po kami at para makapagpulong ng mga bagay na sa ikabubuti ng aming mamamayan dito po sa lungsod ng Lipa. Gabayan niyo po kami sa aming mga gagawin pa ngayong araw kasama ang aming mga mahal sa buhay. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. In the name of the Father, sana naman ang Espiritu Santo. Lagay po natin ang ating kanang kamay sa kaliwang bahagi ng ating dibdib at sumabay sa pag-awit ng lupang hinirang. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Good morning, everyone po. Privilege? Wala po. Honorable Merlo Silva, you are recognized. Wala ho, so I take the floor. Good morning sa ating mga kasama at sa pinakamagandang Vice Mayor ng Lungsod ng Lipa. Ganda umaga po. Ba't napapailing? Madam Chair, alam mo nyo, nakita ho ng inyong abalingkod na parang ho tayo nagko-concentrate tuwing may foundation day or na tayo ho ay may mga festival. Sabi ho nila, Lomi Festival, during that time ho, nung siguro mga 4 months ago, meron daw naman hong Barako Festival. How can we, paano tayo ma-identified as it of Lipa sa anong festival, di ko. So, alam mo, dapat ito siguro, tayo ay nagkakaroon ng isang brand na ito, pag sinabi yung ito ang festival, so Lipa. Oho. Madam Chair, alam mo nyo, mabuti na tayo ay may ganong festival na pagdaraos, na sa ganun, Madam Chair, makahikayat ho tayo ng mga turismo at turista. At hindi lamang po yun, sa mamagitan ho niyan, tayo makakahikayat din ho ng mga investor sa lungsod na Lipa. Alam nyo,
dayuhin lamang ho ito ng mga turista ang Lipa, puntahan lang ito ng mga investor. Alam mo nyo, hindi ho magdadalwang isip na mag-invest sa Lipa. Unang-una ho, napakaganda ng klima ho sa Lipa. Padalwa ho, tahimik ho ang Lipa. Patatlo ho, tayo ho ay ang Lipa ho ay ang mamamayan ho nito ay talaga ho accommodating, Madam Chair. At hindi ho maipagkaila natin na ang Lipa ho ay tayo mga taga-Lipa ay kilala bilang mabubuti hong Lipeño, mabubuting tao. Kaya siguro it's about time, Madam Chair, na tayo mag-isip ng isang pwedeng festival na gawin natin ho sa lungsod na Lipa. Ako ho'y may isa-suggest. Tawanan ho siguro. But ito'y isa lamang sa pwedeng pag-aralan. Kaysa ako'y tumindig ho dito nang wala akong pag-aaralan. But hindi ho natin subukan, Madam Chair, yun hong Manok Festival. Alam mo niyo bakit, Madam Chair? Tingnan ho natin ang kasaysayan ng lungsod na Lipa. Noong panahon ngayon, makikita ho natin sa kasaysayan na bahagi ho ang tupada, bahagi ho ang yun ang paglalaban ho ng manok sa atin hong sabong, sa atin hong kultura. At ngayon ho sa kasalukuyan ay kung inyo ho mapapansin, narito na po sa Lipa ang magagaling na breeder ng manok. Yun yung mga, nandiyan o, sino nga, wala akong ilalang magsasabong eh. Atong ang, sino ba? Tingnan mo natin, madami hong mga farm na malalaki ho sa lungsod na Lipa. At alam mo nyo, maganda ho itong tirahan ng mga manok. Dahil maganda ho ang klima sa lungsod na Lipa. Kaya ho mga yan, dito ho naglalagay ng mga farm ho. At sa kita ko ho, buhayin ho natin ang industriya ng pagmamanok, yung kakpait, kakpaiting, palagay ko, Madam Chair, ay magkakaroon ng income ang lungsod na Lipa. Padalwa ho, tingnan din ho natin ang isang anggulo na during the time na hindi pa ho mahigpit ang pamahalaan ng lungsod na Lipa sa mga poultry, ang Lipa ho ang number one na nagpo-produce ng manok sa lungsod ho ng Lipa. Kaya Madam Chair, ako'y may idea na para ho tayo idagsain. Siguro ho, magkaroon ho ng isahong, tawag naman, isang play tungkol ho sa manok. Let's say for example, yearly may babantayan ang mga tao. Paragong animation, manok, dalawang manok, isang dihado na nanalo, at isang dihado na talo, at isang llamado na talo na nanalo pa. Ibig sabihin ho, walang makakaalam during the time kung sino ang idideklara na panalo. So, medyo magkakaroon ng trilyan dahil hindi even yun ang manunood at saka ho itong ibang mga ibahong nakikialam na magiging okasyon ito, hindi ho nila alam kung sinong idideklarang winner during the time. At isa rin ho siguro isang play na kung saan yung mananalo ay mai-in love sa isa ring inahin. Parang gagawa lang tayo ng isang istorya na tungkol ho sa mga manok. At sa akin din tingin, we will encourage yung mga investor natin na pumunta ho sa lungsod na Lipa. Yun ho ay kung mamarapatin ho na kumitiba at sa pag-aaral ho nila, karapat-dapat ho itong aking mungkahi at kung sila may meron. Ang mahalaga ho, magkaroon ho tayo ng isang festival na ma-identify sa lungsod na Lipa. Matter brought up is referred to the Committee on Cultural Affairs. Honorable Nicole Ronquillo, you are recognized. Madam Chair, good morning po and to everyone. Sa totoo lang po, nais ko lang po i-share na ang dami na nga po nating naging mga festival. Yung nabanggit po ni Consal Merlo na Barako Festival, yung Lomi Festival, yung Malacanog Festival. Hindi pa po ako konsehal noon. Nagkaroon na rin daw po ng ganon. Walis Ting Ting din daw po. So, ang dami na pong naging klaseng festival. And bilang committee chair nga po ng Culture and Arts, parang it stuck to me na parang bakit nga po ba walang tumatatak na isang festival po where Lipa is known for. Appreciated naman po lahat po ng mga suggestions and dadating naman din po yung time. Nabanggit ko naman na rin po ito sa atin pong tourism and culture and the arts OIC
together din po minsan nakaka-collaborate din po namin yung Tourism Council para naman po magkaroon po ng brainstorming. Pero dahil hindi ko pa po to sinisimulan, it would really take time. Totoo po yung sinabi nyo na need po natin itong pag-aralan, pag-isipan, pero hindi lamang po yung committee. Kasi yung future plan po namin dito, i-involve din po talaga kahit po yung mga councilors and kahit din po yung atin pong mga private sector. Kasi mamaya po, meron din po sila palang masasuggest and it would be a nice effort po as a whole para naman po in the future, nandito pa man po tayo o wala na po, may mga iba na pong pumalit sa atin, still masusustain po yung festival para naman po sa ating lungsod. Kaya, Madam Chair, nais ko lang po i-comment na I appreciate po yung nabanggit po ni Consel Merlo sa kanya pong privilege. Thank you po. Thank you po. Madam Chair, at alam mo nyo, kung tayo may festival, we will develop our culture. Ano yung kultura meron ng lungsod dali pa? From that, madami ho lalabas kung ano-anong aspeto, ano-anong mga pwede natin, ano ating Lipino traits, ano ba ang karakter na isang Lipino, siguro lalabas ho diyan. So, mabubuo natin ang isang tunay na katayuan, tunay na kalagayan, at identity ng isang tunay na Lipino, Madam Chair. Alam mo nyo, may nagpasa ho kami ng ordinansa dito na branded ho ang Lipa sa Sito Pride. Kaya lang ho, pinasa ng Sangguniang, hindi man iniimplementa. Ako na yata ho nakakaalam noon. Sito Pride. Oh. Pero it was approved by the Sangguniang. Oh. It is on the record na inaprubahan nyo ng Sangguniang, yung batas na ayaw patupad. Madam Chair, isa pa po. Pwede. Thank you, Honorable Merlo Silva. Thank you, Madam Chair. Alam niyo, Madam Chair, sabi nga ho ng ating puting alkalde, tayo ho'y natulong sa ating mga kababayan na mga mahihirap. At sa pamamagitan ng mga PhilHealth, ay bibigyan daw ho ang ating mga kababayan, lalo na ho ang senior citizen, PWD. Pero Madam Chair, nung naalala ko ho, nung panahon ng Ninong Oka, ni Mayor Oka Gosos, ay nagkaroon ho ng tinatawag na OLG health card. Nalaman ho, yata ho noon, dahil hindi ho masyado ko noon, ay 10,000. Kada isang membro, may 10,000 ho yung card na yon. Na pagka kayo ho ay nagkasakit, pupunta kayo ng ospital, ipipresenta lang yung card na yon, then ang gobyerno ang magbabayad sa ospital. Madam Chair, alam mo nyo, ang una ko hong iniisip at naipropose ko na rin ho dito, magkaroon ho ng health card ang lahat ng mahihirap sa lungsod na Lipa na may 50,000 per illness na we can use it at any hospital in the Philippines, Madam Chair. Kaya lang, hanggang ngayon, wala ho yun. Hindi ho nangyayari. Kaya ho ngayon, I'm proposing, Madam Chair, na bawat pamilya ay magkaroon ho ng isang health card na alaman ho ay 50,000 pesos. Na kung saan ho yung health card na yan, yan ho ay bahabahagi ang isa hong pamilya. Kung sino ho magkakasakit, ay magagamit ho nila yan. Madam Chair, nakakaawa ang marami nating kababayang mahihirap. Tingnan nyo, nagiging mistulang pulube. Pupunta ho kay Consel A, kay Consel B, kay Consel, ikot. Ikot ho sa mga konsehal, ikot sa iba't ibang agency na magbibigay ho ng pang-medical, pang-pa-opera, pang-ano ho, na talaga naman ho, makakadelensya, ubus na sa pamasahe, ubus na sa pagpunta. Ngayon, Madam Chair, kung talagang tayo ay tunay ang pagmamalasakit natin sa ating mga kababayang mahihirap, wala nang pipila pa na mahirap sa mga konsehal, wala nang pipila pang mahirap sa mga politiko, sa mga ahensya, ay atin hong pag-aralan na mabigyan ho natin ng health card ang lahat ng pamilya sa buong Lipa na siguro sabihin natin 50,000 per card per family, Madam Chair. May refer to sa tamang committee ba na sa ganun, Madam Chair, mapag-aralan at ito ay magkaroon ho ng katotohanan at katuparan. Thank you, Madam Chair. Matter brought up is jointly referred to the Committee on Appropriations and Social Services. Lead committee would be the Committee on Appropriations. Comment lang. Yes, Honorable my friend, my compadre, Consel Merlo Silva.
kasama na yung sinasabi mong 50,000 doon sa sinasabi ni Mayor na this last this third quarter ay magkakameron na ng health card ang every citizens ng Lipa. Kasama na sa ating approved budget kasi nga mostly yung kahapon sa sinasabi ni Mayor sa senior. Unahin na natin senior citizen kasi sila ang prone doon sa madali magkasakit. Pero dadating na doon na Kusel Merlo na kasama na. Alam ko, it will be appropriated this coming 2024 sa budget. At sadyang nilaanan na ng malaking budget ng ating butihing mayor. Madam Chair, I keep silent on that and I don't want to put in the record. Ito ang sasabihin ko. Ang atin ng senior citizen, ang PWD, automatic ho yan, may PhilHealth. Even doon, bigyan natin ng tindi. Okay, okay. Off the record. Kaya lang, Madam Chair, ang kinakailangan natin, yung ating kababayang mahihirap. Hindi, pero go on. Pero kasama na ito that we will igagarantee na yung igagarantee na ni Mayor yung every Lipeños ay may health card na pwede nang dalhin sa mga private hospital. Madam Chair, dapat hindi inuuna ng PWD, senior citizen. Meron na yan. Unahin natin, yung mahihirap. Hindi nga, lalahatin na nga ito. Thank you. Okay, gentlemen, naka-refer naman na po sa committee. Additional, thank you po. Can I? Okay, please, for last comment. I would just like to thank the honorable gentleman from Barangay Uno. Doon sa privilege ko, doon sa regarding dito sa illegal parking ng mga malalaking bus dito sa kahabaan ng Tangko Drive. After nung mga nakapag-committee hearing ka, the following day, malinis. So, I would like to thank you. Pero kanina, bumalik na naman. Ay, siguro ang pinakamaganda dito, itap na muna ang sipos at talagang kung tayo may pang-angkla, mas maganda eh. Wala kasi tayong yung pang-angkla dito sa mga illegal. Meron ba? Ayun. Ay siguro, Chairman, paki-look into uli noon para gawa ng just after 2 days, luminis. Even the private car ngayon ay dumaan uli ako kanina. Ang dami na naman, Mr. Chairman. Siguro, Madam Chair, para matapos ng problema, tama ho siguro si Kisalaris, pagkakaalis ho ng pusa, yung daga, ay nabalik ho. Siguro, at this time, siguro mag-introduce tayo ng isang resolution. Yun. Resolution requesting the mayor to implement the ordinance or requesting the mayor to order. Requesting the mayor to order the CIPOS and the police to apprehend all those buses. Wag muna police, local ordinance. Wag muna, Mr. Chair, police. Siguro yung atin muna ng TMD or sa... So, pag nakumpiskan na rin naman ng mga yun ang lisensya, susunod na sila. Madam Chair. At lakihan lamang, Mr. Chair, ang penalty. Madam Chair, sabi na ng CIPOS, sila na ang bahala. Hanggang, sabi nga ni Parang Aris, noong first day, wala. Ngayon, nariyan na naman. Ibig sabihin, no, may kapabayaan at mahina ang ating CIPOS dahil hindi sinusunod. So, ang kinakailangan natin dito ay isa hong kamay na bakal na. Yun, kung kinakailangan. Medyo parang talagang, kung gusto ho natin, ang intention natin, huwag na iyang mablakan, huwag na iyang mapagparadahan. So, isang resolution. Resolution requesting the mayor to order the CIPOS and the police to apprehend all those buses. Stopping or bystanding on that particular area. Pasampulan natin, Mr. Chair, ba mamaya, stop na ang CIPOS. Ang dami na naman ngayon eh. Siguro, Madam Chair, at the right time, I will propose a resolution. Mapagbigyan natin ang magandang sentimento ng kaibigan natin. That's all. Any comments, Honorable Avia Rocafort? Hindi ko ho alam kung anong pinagtatalo na ni na Madam Chair. Kasi,
Kasi dapat po ay ma-refer ito sa Committee on Traffic dahil ang violation na po ay illegal parking, Madam Chair. And nilakihan na po natin yung penalty ng illegal parking from dati po ay 1.5, ngayon po ay maximum penalty of 5,000. So, siguro po ay implementation of the siguro po ay implementation ng ordinance. Pero, Madam Chair, para po naman mapagbigyan natin ng pagkakataon ang SIPOS at siya po ay nasa ilalim ng aking komitiba, ay ma-refer na rin po sa aking komitiba. Ganon din, Madam Chair, katulad ng aking paulit-ulit na sinasabi. Pagpaumanhin ho ng ating mga kasamahan, napakakaunti ho ng ating traffic enforcers. 120 lang po yan. At yung 120 na yan, Madam Chair, ay 3 shift. Umaga, hapon at gabi. So imagine po, 120 divided by 3, nasa 40, isang shift ang ating mga traffic enforcers. Sa lahat ho ng ating mga heavy areas na nagkakaroon ng traffic, ay naglalagay tayo ng traffic enforcers. So, tayo po ay, ang isa pong recommendation natin ay magdagdag ng traffic enforcers. Pero sa ngayon, tayo po ay nagkakalapan ng pondo para po dun sa ating additional traffic enforcers, Madam Chair. So, siguro po ay ako'y humihingi ng paumanhin sa atin pong dalawang konsehal, pero humihingi rin po ako ng pagkakataon para magpaliwanag sa traffic ang illegal parking po ng mga sasakyan dito. Madali na, pwede naman po nating pasaraduhan yun, Madam Chair. Lagyan na natin ng harang para wala pong mga nagpaparada sa gilid ng kalsada. Katulad po ng ginagawa ng ibang mga LGU. O kaya, so, i-penalize na natin sila ng atin pong illegal parking implementation ordinance of that ordinance. Dahil kung lalagyan natin ng harang, madidipit ang purpose of widening. At hindi naman po totally harang na harang, Madam Chair. Tama po na yan ay ginawa para sa road widening. Hindi naman po totally harang na harang. Madam Chair, ako lang ay observation lahat. Isa rin tanong sa kagalang-galang na chairman ng traffic. Sinabi ko niya kanina, nakulang ang atin ng mga tipos. SIPOS. Wala ko silang tipos. Sabi ko din niya, kulang ho. Ano ho ang dahilan at bakit hindi mapunuan at bakit ho hindi tayo mag-hire na madami? Ano po ang mga barrier or ano ho ang mga hadlang? Pero para ho, yung atin hong problema sa number of SIPOS personnel ay mahustuhan ho. Pero ho, lagi pera ang pag-uusapan, so, Madam Chair. Kasi, so, daming pera ng lungsod na Lipa? Madam Chair, let me remind you and this August body that majority of our funds is allotted for social services. Number two, kaya po, ngayong taong ito, wala tayong budget para sa pag-purchase ng sasakyan ng kahit anong opisina ng City Hall. Second, Madam Chair, ay ang isinusweldo po natin sa karamihan sa mga empleyado ng SIPOS ay galing sa trust fund ng SIPOS. So, efficient naman po ang collection nila. Nakakakolekta po sila ng 2 to 3 million a year doon po sa mga violations. Pero dahil nga ho kakaunti sila, hindi nila ma-maximize yung dapat makolekta nila para po doon sa mga citation ticket. So, tayo po ay nakikipag-negotiate pa kung po pwede na ang kalahati ng sinusweldo sa traffic enforcers ay kuhanin sa general fund para mas madami ho tayong traffic aid na ma-hire. Madam Chair, alam mo nyo, hiring of more numbers of SIPOS personnel, ito yung nakakatulong, Madam Chair, para ho, as a response to the general welfare na talaga hong kailangan ho natin sa lungsod na Lipa. So, ang atin nung usapin dito, ito yung pang kagalingan ho na nakakarami. Ay kung mananatili hong kulang, Madam Chair, ang ating mga SIPOS, lagi na lang ho tayong magkakaroon ng mga problema na ang nakataya ho diyan ay ang mga kabuhayan at ang buhay ng atin hong motorista at ng atin hong mga kababayan. So, pagdating ho sa general welfare, lahat ho yan ay
talo ho, ibig sabihin, lahat ho ng iyan, taklob ho. Madam Chair, siguro dahil ho, tayo ho dito, ang ating nilagay dito sinusunod ay ang general welfare, Madam Chair. Madam Chair, hindi ko ho sinabing habang buhay tayo kukulangin sa sipos. There's no such statement. There's no such statement that made by this representation na habang buhay kukulangin tayo sa sipos. I am just manifesting that as of the moment, as of 2023, exhausted po lahat ng pera natin. But, Madam Chair, we are trying our best to find ways on how to prioritize ito pong pag-hire ng ating mga traffic enforcers. Kaya ho ako ay, kaya ho, at ganun din, itong problema natin sa traffic ay hindi lang naman ho traffic enforcers ang kailangan nating para masolusyonan ito. Traffic light. Puro yelo. Ano gayon? Dito lang sa Lipa, may gayon ng gayon ni. Bukod ho doon, napakaliit ho ng ating mga kalsada sa dami ng volume na sasakyan na meron po tayo. Isa po yung, ang tunay na pwede po nating maging solusyon dito, kung magkakaroon ng pagkakaisa ang Sangguniang Panglungsod, ay pag-aralan ang number coding sa Lipa. Kung yan po ang gusto ninyo, na magbabawas tayo ng sasakyan sa kalsada sa dami ng volume ng sasakyan. Dahil kahit ano pong gawin natin, kahit po anong pag-aaral ang gawin natin, kahit gaano kadaming bypass road ang gawin natin, mapupuno pa rin po iyan dahil ang sasakyan triple ang dami at ang paglago dito po sa atin sa lungsod ng Lipa. So, if anyone would like to sponsor an ordinance to study the implementation of number coding in the city of Lipa, I will gladly, my committee will gladly work and study that particular proposal, Madam Chair. Meron na po tayong proposal sa clamping ordinance. Ito po ay atin ang kasalukuyang pinag-aaralan kasi pinagbawal ho ng LTO na magbigay ng citation ticket ang CIPOS o ang traffic enforcers nang wala ang driver. Hindi po katulad dati, pag wala ang driver, iiwanan lang natin ang citation ticket sa sasakyan. In the recent circular nung LTO, bawal na. Aantayin mo ang driver. So, ikaklamp na lang po natin. Alam mo, naalala ko si Paring Nilodian, tuwing may pagtitipon. Natatandaan mo yun? Ay, i-sponsoran ko nga ho ang real property tax. Ito pa ho kayang clamping ordinance na ito, Madam Chair. Paano ko mapapatunayan na kaya ko maging city administrator at provincial administrator kung hindi ko kayang i-sponsoran ng mga ganitong ordinansa? Yan ang advantage ng last term. Matter brought up is referred to the Committee on Traffic. Privilege, Honorable Spy Toledo, you are recognized. Silence, please. Thank you, Madam Chair, and good morning to the August body. Madam Chair, isa pong nakakalungkot na balita po ang natanggap po natin kaninang umaga tungkol po sa pagkawala ng atin pong kapitan ng Barangay Anilaw na si Kapitan Emiliano Pamis. Nais ko po sana, Madam Chair, na makapagpasa po ng resolution na nagbibigay po ng simpatya sa kanya pong pamilya at sa Barangay Anilaw at ma-recognize din po ang leadership po ng ating Barangay Kapitan na si Kapitan Emilio Pamis, Madam Chair, kung maari po. Yes. Go ahead. Madam Chair, I move for the passage of the resolution of urgency, Madam Chair. Sorry. Madam Chair, kindly refer it to the proper committee for the urgency din po ng resolution po, Madam Chair. Matter brought up is referred to the Committee on Barangay Affairs.
Madam Chair, with the permission of our Committee Chair of Barangay Affairs, I would like to request for the urgency of the said matter, Madam Chair. Duly seconded. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved for urgency. I move for the passage of resolution of sympathy, giving sympathy to Kapitan Emiliano Pamis of Barangay Anilao, to his family and to the barangay itself, and for recognizing the leadership as the barangay chairman, Madam Chair, for the second final reading. For the third and final reading. For the third. Jointly moved by Honorable Ronquillo Angeles Morada Loho Manalo Silva Recto, seconded by Honorable Rocafort Umali. Objection, hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Privilege, Honorable Attorney Gali Angeles, you are recognized. Good morning, Madam Chair. You would like to ask later, because the contract of services of different consultants in the LG of Lipa are about to expire, and there is a need to have it renewed. And for us to give a resolution for the Archite Mayor to have the power to enter into a renewal of their contract of services. The consultant for legislative body, in the name of Nilo Katipon, preventive programs on public health, Dr. Alex Silang, environmental management, Attorney George Katigbak, planning and development, Imelda Abarquez, finance, and in the person of Vladimir Bedural. I respectfully move that be referred to the appropriate committee. Honorable Attorney Gali Angeles, it has already been referred last week. Yeah. Ah, okay. Mm-mm. Okay. Before I, magpa-urgent, I also... May I interrupt? Yes, Honorable Merlo Silva, what is it po? Yes, it has already been referred. Yes po. Any further comments po? Wala na po. Okay, Attorney Gali, please go ahead. Thank you. Thank you. I respectfully move that the said positions be considered urgent. I respectfully move that the said propositions giving power to our local chief executive be considered urgent. Any second? Seconded by Honorable Ronquillo Umali Rocafort Manalo Loho Toledo. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved. Thank you. Second, Madam Chair, there is a an appointment of for our City Health Department. The person of Dr. Ariel Lescano was appointed by the local chief executive. And there is a need for the concurrence of this august body for the completion of his appointment. The gentleman is present in this august body, and he is ready for interview or if you have any questions or clarifications. So I respectfully move that it be referred to the appropriate committee. Matter brought up is referred to the Committee on Good Government. I move to the suspension of the rules to give the gentleman a time to answer some queries from the members of the Sangguniang. Any second? Duly seconded. Rule suspended. Good morning, Doc Ariel. Good morning, everyone. Ako po si Dr. Ariel Lescano, taga Barangay 2, 24 years na po of service. And with my experience, I feel I'm ready for the position. Considering that nung nagkaroon tayo ng pandemic,
siguro po alam nyo na isa po ako sa aktibong nag-perform. Not only sa COVID patients, but also dito po sa ating vaccination. Aside from that, during my 10 to 11 months as officer in charge, nagawan po natin ng paraan yung ating mga health centers na ma-accredit o for teen health kiosk. At dito rin po sa time na to, nagawa po namin ang disaster risk management plan for health. And ipapakita din po natin sa kukulang panahon. Ano pa po? Through the effort din po ng inyong lingkod, na ipasa po o nagkaroon po tayo ng city ordinance for the institutionalization of our Newborn Screening Act. Ang nag-author po noon ay si Konsehal Abioro Caport. kung kayo po if you have any further issues, I'm willing and glad to answer it. Thank you po. Honorable Aris Makala, you are recognized. Thank you, Madam Presiding Officer. Doc, good morning, ha? Morning, sir. Congratulations. Tanong ko lang, Doc. Ano ho ang ating major program pa sa inyong liderato ngayon? Actually, ang dami na po nating programs. And ang kailangan na lang po natin, i-improve pa yon. And katulad po nung Lunes, sabi ni sir, iniatang sa akin ang madaming responsibilidad dahil magkakaroon na po tayo ng four hospital system. Four hospital system. Tapos po, tayo rin po nakatulong para magkaroon po tayo ng tatlong super health centers. Ang isa po, ginagawa na dito sa likod ng City Hall. At ang dalawa po, nagkaroon na po ng pre-bidding conference. And malaking bagay po siguro yung pagkakatulong ko doon dahil sa effort ko din po siguro, sa tulong din ni Congressman, nabigyan po tayo ng budget for that. Ang building po is worth 10 million each. And ang medical equipment po ay 2 million each. So, 12 million per super health center. Kamusta naman ho ang ating mga staff? Hindi ho ba kayo kulang? O? Definitely, with the addition of two more health centers, kulang na kulang po tayo. Dahil requirement po ng Department of Health na dapat merong permanent employees for every district health centers. Aside from that, nakakalungkot sabihin, meron po tayong mga na-train ng encoders. Unfortunately, na-pirate po ng ibang department sa probinsya kasi mas higit po na mas malaki ang kanilang sinusweldo. Sumusweldo po sila ngayon ng 28,000 plus transportation allowance. Kung ikukumpara po natin yung sweldo ng JO dito, napakababa. So, wala po kaming magawa, kundi we let them go. Dahil that's for their improvement. Doc, dito naman kami sa konseho, lahat ng pangangailangan naman ninyo, mag-request kayo kasi ang ating pinag-uusapan dito ay kalusugan. Ang ating main concern, the main project of our program of our beloved mayor is health. Health is wealth. Ano po? At if I may ask another, ilan taon na ho si Dr. Lescano? Alam ko may edad kayo sa akin eh. Ako'y grade 62 4, grade po ako. I'm 62 tama. Years old pero madami po nagkakamali. Ako daw po'y mukhang 48 lang. Oo nga. At, sana, Doc, ha? Ayun nga ulit. Congratulations at sana ay malampasan pa natin si yung kagalingan ni Dr. Alex sila. Thank you, Madam Presiding Officer. Thank you. Honorable Dr. Loho, you are recognized. Magandang umaga po, Madam Chair. And I would just like to congratulate my colleague, Dr. Lescano. Thank you, sir. For being appointed as the new City Health Officer of the City of Lipa. I would just like to ask, alam ko naman na napakadami ng program ng City Health Office. Ano, halos nako-cover naman na lahat. Like ito nga pinakabago yung apat na system na hospital. Pero mukhang doon sa apat na system na hospital, parang napag-iiwanan pa din ang ating mental health. No? Which is up to now, although may program naman talaga ang City Health Office sa mental health, pero sana mas mapaiting pa o mas strengthen pa kasi talagang hanggang ngayon ay litong-lito pa rin ang mga kababayan natin kung saan nila dadali ng mga pasyente. At tapos mismo dito sa City Hall, nagtuturuan ang City Health Office at saka ang CSWD kung sino talaga mag-handle ng ating mga mentally ill patients. So sana,
Although meron naman kayong program, may consultation kayo, pero you can only do so much. Di ba? May mga ano tayong we will ask the help of DOH. Sana magkaroon pa ng mas strengthened na program with regards to mental health. Kung saan talaga makikita o mararamdaman ng ating mga kababayan ang na meron tayong ginagawa with regards to mentally ill patients. Thank you po, sir. Actually, with regards po yun sa conflict ng DSWD at ng City Health Office, actually, nakausap na po namin ang mga barangay officials. Meaning, na pag ang pasyente ay taga ating barangay, we will accommodate them or we will refer them. Pero ang sabi po ng National Center for Mental Health at ng Batangas Medical Center, kung ang isang pasyente po ay hindi na talaga ma-manage, we can directly send them to both centers. Pero kung ang pasyente po is pwede as OPD, meron po tayong kausap na psychiatrist through Dr. Madonna Suan. So pwede po nating i-refer. Of course, meron po tayong kontrata sa doktor na yon. Dahil kung titingnan po talaga natin, ang isa pong psychiatrist, more or less 3 or 4,000 per consultation. But we are only paying 500 per consultation po doon sa ating nakuhang consultant. So napakamura po. And I really want ang isa pa po natin siguro magandang gawin. We've been talking to the PMHA. And siguro, MOA na lang po siguro ang kailangan natin. Actually, yun po. Yung affiliation natin sa ating mga National Center for Mental Health, not only in Manila but also in Batangas. Napakalaking bagay po noon kasi automatic may tatanggap po sa ating mga pasyente. Yun lamang po and congratulations. Ang isa po, to add only, ang nagiging problema lang po natin dito, yung mga pasyente na hindi tagalipa. That, hindi namin po talaga masusolusyonan yun dahil requirement po ng dalawang facility na dapat may kamag-anak. Dahil may mga pasyente po na pwede palang outpatient lang, so mauuwi. At pag ikaw naman ay inpatient, sure, dapat may kasamang relative yung pasyente. However, may mga tao po na talagang hindi tagalipa, hindi tagarito, dapat po siguro DSWD talaga ang kumuha nun. Sure, alam ko naman medyo mahaba talaga and very tedious process. But yun nga lang, ang gusto ko lang sana ma-strengthen, mapag-aralan at kumbaga ma-implement the soonest possible time. Yes, sir. Maraming salamat and congratulations, thank you, Dr. Lescan. Thank you. Honorable Merlo Silva, you are recognized. Congratulations. I think, alam nyo si Dr. ay palagay ko he will become a good health officer. At ako'y naniniwala dati tingang araw na magkakaroon siya ng katulad ni Dr. Lakdaw na isang city health office. Who knows? Hindi naman tayo nakakatiyak. Mali mo, pag edad mo na 100 taon, mawala. May mag-sponsor na magkaroon ng Dr. Ariel Escano Memorial Clinic. And I hope, dahil alam mo bakit, gawin mong ambisyon, alam mo niyo bakit? Si Dr. Lakdaw, bakit? Siya yata ang isa sa kauna-una, isa sa unang naging health officer. Pero siguro na-recognize na sa Bayan ng Lipeño, nagkaroon ng isang health center, di ka? Yes, in his name. Alam nyo, agresibo si Doc at palagay ko magiging magaling to. But may we know from the good doctor, what is your plan or what? Medical plan or health plan to not come the disease to every household of the city. Sir, para dahil kasi kami ho'y nahihirapan. Nakakaawa ang ating mga mahihirap. Lagi na lang may sakit. Lagi na lang ang may dalang reseta na hindi mo maintindihan. Ngayon, siguro, Doc, through your own effort at sa iyong galing, baka naman mabawasan natin yung mga kababayan natin na nagkakaroon ng ganang mga sakit. Oo. Sa tingin ko po, sir, programa, we should be active on the implementation of the National Immunization Program kasi madami pong sakit ang preventable through immunization. And ang isang patunay po na naging agresibo tayo is this during the supplemental immunization activity. We have actually met nagkaroon po kami ng target na 21,000 9 months to 59 months. Pero
nakapag-vaccinate kami actually ng almost 23,000. Meaning, ang naging active po, siguro through my effort din, dahil naging agresibo po ako sa ating mga co-health workers, na-exceed po namin ang target ng actual. And isa pa po na ginagawa ko, medyo mahigpit lang dahil ang madami po sa umaayaw ng vaccination, actually yung mga member pa ng 4-P's. And alam naman natin, there is this agreement na itong mga 4-P's na ito dapat mag-comply pagdating sa health program. Ang nakakalungkot lang po, sila pa po yung hindi nagko-comply doon sa health program. Kaya sinabi ko po sa aming mga health workers, ilista yung mga pangalan ng member ng 4-P's na hindi nagko-comply sa health program. Dahil pwede po silang i-reprimand at the same time, nakakalungkot, pero yung benefit po na pwedeng ibigay naman sa 4-P's, baka po hindi nila matanggap. That's the consequence of their action. Thank you, Madam Chair. Thank you, sir. Madam Chair, maaaring nga malaman mula kay Doktor kung ano yung mga vaccination program at ano mga sakit ang gobernoon base sa inyong plano for the whole year. Actually po, lahat po ng vaccine preventable diseases like measles, polio, tetanus, measles, mumps, rubella, toxoid para sa mga buntis, yun po ang ilan sa ating mga vaccination na ibinibigay. Meron tayo niyan. Meron po tayo, and ito naman po ay patuloy na ibibigay ng Department of Health. So, the only problem is, one problem na nakikita ko ngayon, na-devolve po yung program ng non-communicable diseases. Ano-ano ba yung mga non-communicable diseases sinasabi ko? Ito po yung mga diabetes, hypertension, kidney problem, which meaning na-devolve from central to local, hindi na tayo po mabibigyan ng gamot na ng Department of Health. So, we have to increase our fund for the medicines para yung mga gamot na kailangan ng mga pasyente na may ganitong sakit ay mai-provide natin. Thank you. Alam niyo yung programa ni Dr. Loho, yung pagpunta sa barangay para sa mga check-up. Ngayon, ang City Health Office yata ho, walang ganun mga programa na napunta ng barangay. Ngayon, kung wala, siguro I'm suggest na baka ho po pwede magkaroon tayo ng pilot project. Simulan natin sa mga squatter area, home along the rails. Dalo sa amin ho napapansin, Madam Chair, ay di yan ho masyadong marami ang ating mga kababayan na laging nakapila sa mga politiko at nangangailangan ng kung ano-ano mga gamot at may mga misakit na gano'n. Siguro, wala ko narinig kay Doktor na may mga barangay program or visitation sa barangay para malaman natin kung ano ang maitulong ng pamahala ng lungsod na Lipa ng inyong opisina sa mga kababayan natin. Alam mo nyo, nung eleksyon, nakakapalumo, may isa hong pamilya doon na ang isa hong anak inaapoy na sa lagnat, hindi ho madala sa ospital dahil yung ama wala pa ho at naghahanap pa ng pera para lang madala sa ospital. Ni pa masahe, wala, Madam Chair. Kaya sabi ko, bakit nangyayari ito sa Lipa? Tayo'y syudad at tayo eh talagang natulong sa ating mga kababayan. Siguro, yung isang ngayon, inihalimbawa ko lang, siguro mas marami pang kababayan natin na hindi nadadala sa ospital. Siguro, kung hindi nila madala, bakit hindi tayo bumaba? Actually, sir, based on our previous experiences, pag tayo po ay nagko-conduct ng medical mission, ang madami po talaga doon, wala namang sakit. Sa totoo lang, walang sakit at humihingi lang ng vitamins. Pero nagawa rin po natin na i-identify, nakapag-identify po tayo talaga ng mga pasyente na talagang kailangan ng makita ng doktor sa pinupuntahan po namin sa bahay. Pabiyaan niyo po. Sana bigyan mo kami. Hindi para kami sumama o mamuliti ka. Kundi kahit man lamang sa pamamagitan ng mga tubig, maipabot mo sa opisina ko, kahit tatatlong tubig, makapagpadala. Gawin niyo na, Sir Lima.
At saka, actually, isa po yun sa pag-aaralan namin dahil base po din sa aming nakikita, madami pa rin po ang hindi pumupunta sa mga health center. So, yun nga, may nakikita kaming kulang. So, we will try to study that. Nang sa ganun, mas ma-improve pa yung health services na ginagawa ng City Health Office. Sad to say, Doc, sasamantalahin kong pagkakataong ito. Yung sinasabi mo, Doc, ito ay na-experience. Pause pa, ipag-usap. Maraming sinasabi mong hindi napunta health sa health center. Bakit? Yung isang kababayan natin, kailangan ng gamot, pupunta health sa health center, wala. Ipagtuturoan kung saan. Inuutang pa ang pamasahe. Pupunta sa health center, walang gamot. Ngayon, ibig sabihin, yung sinasabi mo ngayon, yun ay isa lamang dahilan. Ngayon, Doc, ang ibig ko sabihin, bakit hindi natin lagyan ng programa na, halimbawa monthly, magkaroon tayo ng target barangay na doon, hindi politika. Ito'y makakagaling din, ito'y indulhensya mo rin, Doc, para maritsaw natin yung pangarap natin magkaroon ka ng sariling clinic. Sige po, sir. Pag-aaralan namin para mas mapaganda kung ano. Kasi ayaw din naman po namin na pupunta lang sa barangay for the sake of makapunta. Pero gagawan po namin ng paraan na kung kami maggagawa ng health services, gagawa namin maayos talaga. Ako'y naniniwala, Doc. Madam Chair, ako'y naniniwala. Isipin nyo, ha? A good doctor nakahingi ng pondo para sa pagtatayo ng isang malaking district hospital. Tama, Doc? Through your own effort and through your own health center, initiative. Tama? Health center. How much more? Gasino lamang yung mga gamot, vaccine, ang hindi niya kayang hingin sa national. Kung isang multimilyon na isang building na hingi niya, ayun pa kayang gamot para sa ating kababayan sa Tagalipa. And I think, kayang-kaya yan na magaling na doktor. Yes, kayang-kaya yan ni Doc Ariel. Thank you so much, Honorable Marlo Silva. Any other comments po? Honorable Attorney Gali Angeles, you are recognized. Dami sinabi. Doc, may tatanong lang ako. Anong nangyari doon sa... Di ba nag-abolish tayo ng Sanitation Inspector 6? Na yes, position. Sir. Yes, sir. Tapos nag-create tayo ng dalawang sanitation inspector 3. Meron, may kin-create tayo ng dalawang sanitation inspector 3. Na-create na ba yun? Actually, wala pa pong nag-a-apply. Kasi ang nangyari po, na-abolish yung 6. Pero lahat po ng sanitation inspector 2 dapat po ay magpupunta ng 3. Pero wala nag-a-apply. Base po dun sa computation, ang nangyari po yata doon sa aking pagkakaalam is hindi po dumaan sa local finance committee, sa treasurer's office, at sa personnel. Kaya po yata hindi napondohan. Dahil yun po ang nakita ko. Pero nag-created na yung position na 3? Nag-create po. Pero wala pala nakaalam? Wala pala po. Okay. Yun lang. Salamat. Thank you, sir. Kimurada, you are recognized. Dr. Ariel, congratulations. Akin lang naman para sa mga businesses, no, pag kumukuha sila ng sanitary permit. I think sa mga food, medyo mas mahigpit tayo. Pero para dun sa mga non-food, akin lang pakiusap para mas maging business-friendly tayo, Doc. Ano ba ang inyong sistema ngayon? Actually po, base din po sa instruction sa amin ng mayor at in coordination with the permits and license, continuous po ang pagbibigay namin ng mayor's permit even without the sanitary permit. And ako po, masyado akong concerned dun sa food establishment dahil base po sa inspection ng mga sanidad namin, madami po ang na-issuehan ng mayor's permit without the sanitary permit. And meron naman po kaming ginagawang paraan doon na lahat po ng food establishment without the sanitary permit, binibigay po namin ang list sa permits and license para next year, alam po natin yung hindi nagko-comply. With regards to the non-food establishment, hindi naman po napakahirap. I think mabilis po ang aming
pag-i-issue ng sanitary permit, especially sa mga non-food establishment. Hindi naman po kami mahigpit. Kaya lang po, pag may mga pasyente po, example, for the issue of health card, pag talaga pong may problema, talaga pong kailangan gamutin. Dahil pagkain po yan, hindi po natin pwedeng bigyan ng health card yung mga taong may problema. Dahil sa bandang huli, pag nagka-problema ang mga food establishment na yan, ang balik din sa amin, bakit nyo pinayagan. So, we're trying to be as accommodating, pero somewhat strict din. Sa food doc, no questions. Talagang tama po na kailangan kung ano yung requirements at kung kailangan natin higpitan. Pero dun po sa mga non-food, like mga kami, small, especially yung small businesses. Hindi po kami, mabilis lang po yun. Okay, wala doc, thank you. Thank you, sir. Okay, Honorable Avior Okafort, you're recognized. Hindi na sana ako magsasalita, papalo up lang ako sa tanong ng aking governor. Madam Chair, pero kailangan i-classify po natin yung food. Kasi meron po tayong food employees directly handling foods and food establishment na yung mga pagkain nakaripak na po. So kailangan classify din po natin. Halimbawa po, Madam Chair, ang mga tinitinda nila, mga nakadelata. So wala pong direct involvement sa paggawa ng pagkain. Pangalawa, ang isa pong dapat mahigpit tayo, yung mga Jollibee, McDonald's, na yung mga empleyado may direktang involvement sa paggawa ng pagkain. So sana po, pagdating doon sa mga establishments na nagtitinda ng pagkain, pero wala silang direct hand in the handling and processing of the food or the manufacturing of foods, ganun din yung ating ano. Kasi may ordinansa tayo, Doc, tandaan nyo. Yes, sir. Ako yung author noon ng ordinansa na yon, tapos nagkagalit kami ng City Health noong mga panahon nyo ni Mayor Oka. Hindi ako sir. sir, siguro I will have to talk with the sanitation inspectors and we will strategize para makaunt talaga natin, masigurado natin na yung hindi naman humahawak directly ng food, eh mas mapabilis ang pag-i-issue ng health card. Okay, thank you so much. Thank you, Dr. Ariel, and congratulations po for being the City Health Officer. Salamat po sa inyong lahat. Salamat sa inyong tiwala. Aasahan nyo na kung ano yung ginagawa ko noon, ganun pa rin ako hanggang ngayon. Mabuhay ka, Doc Ariel. Session resumes. Any other privilege? Honorable Avior Okafort, you are recognized. Madam Chair, na-refer na gayong ating consultant. Hindi pa. Madam Chair, please refer to the Committee on Appro yung pong consultant ng Sangguniang Panglungsod. Refer to the Committee on Appropriations. Madam Chair, please consider the same as urgent. Any second? Duly seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for urgency. Madam Chair, please, I move that we pass a resolution authorizing the City Vice Mayor to enter into MOA with the consultant of the Sangguniang Panglungsod. The same be considered as approved for third and final reading and exempt of the three reading principle. Seconded by Honorable Silva Umali. May question po sila. Consultant on IT, legislative, and under the office of the Vice Mayor. Sa atin po. Si Sir May, kasama doon. Oo, kasama. Okay, approved na daw, Vice. Any... Saka na pagkalaban niyo sa bahay. Susuporta kita.
Any ulitin natin na jointly moved by Honorable Silva, seconded by Honorable Lina Umali, Loho, Manalo, Toledo, Makala. Objection. Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Madam Chair, I have here a letter from the Philippine Charity Sweepstakes main office with office address at San Plaza Building, 1507 Shaw Boulevard, corner Pinstone Street, Mandaluyong City, 1552. The letter is as follows. Office of the Sangguniang Panglungsod, Lipa City, through Ms. Angelica Kaintik, Local Legislative Staff Officer 5. Dear Honorable Mem, this letter is with regards to the closure noon pong nangyari, nung atin pong inisyong closure sa STL operation sa lungsod ng Lipa. The Philippine Charity Sweepstakes has answered the query of the Sangguniang Panglungsod and made their intention as follows, Madam Chair. Basahin ko na ho. The PCSO was created by virtue of RA number 1169 as amended by PD 1157. Series of 1977 and Batas Pambansa Bilang 42, Series of 1979, which has the exclusive authority to hold and conduct lotteries pursuant to RA 1169 as amended. In Jose, in Honorable Jose de Lina et al. Versus Jose, Honorable Francisco Dizon Papto et al. GR number 1290-1993, August 30, 2001, the Supreme Court held that the national legislature is still the principal of the local government units, which cannot defy its will or modify or violate it. The power of the local government units to regulate gambling through the grant of franchise, license, or permits was withdrawn by BD number 771 and was vested exclusively on the national government. In the case of Basco versus Pagcor, Nicasio Jaca versus Honorable Loreto de la Victoria, Garcia versus Jaca, and Andres C. Rivas Jr. versus Honorable Arvin B. Garcia, the Supreme Court and the Court of Appeals held that only the national government has the power to issue licenses or permits for the operation of gambling, and gambling is a state concern, hence it is the sole prerogative of the state to retain or delegate to local government units or to revoke, and that the exemption enjoyed by PCSO in RA number 1169 also inure to the benefit of the PCSO sales agents, whether they are government employees or not. The DOJ opined that PCSO's exemption extends to its duly appointed sales agent, being a mere extension of the PCSO. Moreover, Section 133, 447 and 458 of Republic Act 7160, which confer upon the municipality or city the power to regulate business within their respective territorial limits and impose licenses, taxes, fees, charges, cannot be exercised upon the national government agencies and instrumentalities. As to the calculation of the LGU share from STL operations, please be informed that the gross receipts of PCSO from STL operations are subject to allocation as provided under Section 6 of Republic Act 1169 as amended. Pursuant to Section 6 of RA number 1169 as amended, 30% of the net receipts from STL proceeds shall be set aside as contributions to the STL Charity Fund. The LGU shares from STL operations is derived from the STL Charity Fund based on our approved STL revenue allocation. The share of a city and municipality is 1.7643% of the net STL Charity Fund. With regards to the salaries of STL employees, please inform that as provided under the 2022 STL Revised Implementing Rules and Regulations, the PSCSO do not have employer-employee relationship with the sales force employees of STL authorized sales agent. Thus, AAC shall be solely responsible for the commission incentives of this personnel for the STL ticket sold. As one government agency to another, we implore your office to consider the above cited laws, jurisprudence, and DOJ opinion, and to consider resolution number 239. Respectfully forwarded by Melquiades A. Robles General. Madam Chair,
I would like to comment on the manifest, on the letter made by the PCSO. Number one, we are not questioning the power of PCSO as provided for in their charter. And we are not questioning, as made mention, as per our resolution, the license or the franchise given by PCSO to STL operating in the province of Batangas. Hindi po natin kinwestiyon yun. Yun po yung nakalagay sa ating resolution. Ang atin pong ginamit ay yung atin pong kapangyarihan na i-revoke yung kanilang mayor's permit. And that is provided for under the local government code. So, Madam Chair, dahil ito po ay yung pong PCSO originally naka-refer sa aking committee ba, hindi naman ho tayo papayag na tayo ay babarasuhin ng PCSO sa ganitong kasagutan because lahat ho ng sinabi nila ay tama. Hindi naman ho natin sila kinu-question sa kanilang kapangyarihan. Pero ang kinu-question naman ho nila ay yung kapangyarihan ng siyudad ng Lupa, Lipa, as provided for under the local government code na pwede na, na tayo ang na binigyan natin ng permit ang STL dahil kailangan nilang kumuha ng mayor's permit, yun ang binawi natin. Hindi ho natin sila tinanggalan ng prangkisa, hindi natin sila tinanggalan ng lisensya. Ang tinanggal lang natin sa kanila ay yung ating ibinigay sa kanila. Dahil sa unat simula, wala ho tayong karapatang tanggalin ang hindi natin ibinigay. So, sila ho ay inimbitahan natin sa ating hearing, hindi sila umattend, tapos magpapadala sila ng ganitong sulat, yan ho ay kagaguhan. Kaya ho, ma-repair ito sa aking komitiba at kung gusto nilang umattend, di umattend ho sila pag pinadala sila ng sulat. Matter brought up is referred to the Committee on Appropriations. Any other privilege? None. We now proceed with the reading of the minutes of the preceding session and approval of the same. Honorable Attorney Gali Angeles, you are recognized. Thank you, Madam Chair. I respectfully move to dispense with the reading of the minutes of the June 14, 2023 regular session and for the approval of the same. Any second? Seconded by Honorable Silva, Loho, Manalo, Umali, Makala, Lina. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved. Thank you, Madam Chair. Proposed ordinances and resolutions for the second reading. Honorable ABC Byrecta, you are recognized. Madam Chair, good morning po sa ating lahat. I respectfully move to dispense the reading of the minutes of a committee report on Barangay 2023-005 and approval of the same. Any second? Seconded by Honorable Lina Makala Umali. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved for the second reading. Thank you, Madam Chair. Thank you, Honorable ABC Boy. Honorable Mike Lina, you are recognized. Good morning, everyone. Madam Chair, good morning. Okay. Last Monday po, with the permission of the committee chairman, kami ho ay nag-committee hearing. Present with me ay ang ating napakasipag din at napaka mausisa na Consularis Makala. Hindi lang po napasama sa committee report today, kaya po oral na lang po, Madam Chair. So, I move for the approval of the following request for second reading. Number one, reclassification request from agricultural to residential use of Mr. John Michael Ginobia of the 429 square meters owned by Mr. John Michael Ginobia, located at Barangay Sico. Number two, reclassification request from agricultural to residential use of Ms. Janet Purol of the 429 square meters property owned by Ms. Janet Purol, located at Barangay Sico. Number three, reclassification request from agricultural to residential use of Mr. Christopher Mendoza of the 38 square meters portion
owned by Mr. Apolinario Manggiat, located at Barangay Antipolo del Sur. Number 4, reclassification request from residential to commercial use of Mr. Victor Andino of the 20 square meter portion of property owned by Mr. Victor Andino, located at Barangay San Carlos. Number 5, reclassification request from residential to commercial use of Mr. Ryan Lunar of the 257.50 square meters of property owned by Mr. Ryan Dilara Lunar, located at Barangay San Sebastian. 6, reclassification request from agricultural to residential use of Ms. Eden Honorica of the 200 square meters property owned by Mr. Peter Henrich Honorica, located at Barangay Bulaknin. 7, reclassification request from agricultural to commercial use of Mr. Miguel Titular of the 300 square meter portion of the property owned by Ms. Celestina Ilagan, located at Barangay San Isidro. Next, reclassification request from residential to commercial use of Mr. Saldi Makasait of the 461 square meters owned by Mr. Noel Makasait, located at Barangay Pinagtungulan. Number 9, reclassification request from agricultural to residential use of Mr. Raul Magbuhat of the 500 square meter portion of property owned by Mr. Raul Magbuhat, located at Barangay Ludlod. Number 10, reclassification request from residential to commercial use of Mr. Ivan Buenape Castillo of the 320 square meter portion of property owned by Mr. Ivan Castillo, located at Barangay Uno. 11, reclassification request from residential to commercial use of Mrs. Wilma Marabilla of the 100 square meters portion of property owned by Mr. Spouses Nilo and Elvira Oliquino, located at Barangay Sabang. Number 12, reclassification request from residential to commercial use of Ms. Venus Marquez of the 353 square meters property owned by spouses Dexter and Venus Marquez, located at Barangay Antipolo del Norte. And last, reclassification request from residential to commercial use of Ms. Gianna Alcantara of the 60 square meter portion of property owned by Gianna Pisigan Alcantara, located at Barangay Banay-Banay. Any second? Nag-motion na. Seconded by Honorable Makala Umali Silva. Discussion? Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the second reading. Thank you, Madam Chair. Business for the day? Honorable Merlo Silva, you are recognized. Madam Chair, it happened that we conducted a committee hearing last Monday at hindi ho umabot sa submission po ng committee report. So, Madam Chair, ito ay oral report, Madam Chair. Regarding the privileged speech rendered by Honorable Mikey Morada, sa inyo ano, regard, and Paulo Makala, letter addressed to Mikey Morada and privileged speech of Honorable Paulo Makala regarding the application of ANCAS to the operation of ANCAS in the city of Lipa, Madam Chair. So ito hong ANCAS ay ito ay parang hong yung katulad daw sa mga Shopee, gano'n na magdi-deliver po ng parcel, magdi-deliver ng tao. Pero ang gamit ho dito ay hindi ho yung mga single na motor, kundi ang gamit ho dito, itong ating mga tricycle driver, mga franchise tricycle driver. Na sa akin nung tingin, Madam Chair, ay ito ay dapat ho nating bigyan ng pagkakataon sila na makapag-operate. Dahil unang-una ho,
Ito ay malaking tulong sa ating mga kababayan at padaluho. Ito ay additional income natin ng atin home mga tricycle driver sa lungsod na Lipa. Kaya, Madam Chair, I move for the adoption of this oral report, Madam Chair. Any second? Seconded by Honorable Recto Morada, Makala Umali, Angeles Lina, discussion. Seconded then po. Seconded also by Honorable Loho. Discussion, Honorable Rocafort, you are recognized. Madam Chair, bagamat hindi ko ho pwedeng kontrahin ang aking gobernador. Pero ano ho yung ating ibibigay? Ano ho yung resolution na gagawin natin? So ang resolution na siguro natin ay requesting the mayor to allow the DBDOYC Incorporated known as ANCAS to operate to the city of Lipa. Madam Chair, this is in a form of MOA because the mayor will, this is in a form of MOA o hindi po? Hindi. Just a resolution lang na ibigay natin, then the mayor will. At sila Chair, naman. Meron ho bang implementing rules and regulations yung ANCAS na ibinigay sa committee na ito ho yung prevailing na gagawin dito sa Lipa? Opo. Meron We conducted a committee hearing. Maliliit. Wala po akong kopya. Sobrang liliit. Ito ho ang kanilang... Madam Chair, sila ho mag-ooperate sa Lipa na malaking tulong sa atin ng mga kababayan na ang atin ng mga tricycle driver ay parang magkakaroon ng mga insurance at may additional income through GCash at may mga insentibo pa ho na pwedeng ibigay sa atin ng mga tricycle driver. Ito yung malaking tulong sa atin ng mga tricycle driver. Madam Chair, we're in this paper because maliit nga ho ang sulat. Where in this paper can I find that the ANCAS will tap the tricycle drivers as part of their as part of their business? Saan po dito sa papel na ito? So Madam Chair, ilalagay na lang natin sa resolution na ito ho ang mga gagawin ho ng ANCAS. Unang-una, yung katulad na sinasabi ni Kasiya Labior, kukuha ho sila muna ng mga 100 tricycle driver na ito ho ang magsisilbi na courier ho nila. Ibig sabihin no, by using the app. So, this is exclusive for tricycle drivers o may motorcycle rin? Wala. Walang motor, wala. Ang gagamitin nila, instead na yung single, sabi nga namin, dahil kontra ang mga tricycle driver, yung mga franchise tricycle. Yung halimbawa, 100 na tricycle, sila muna, then, yun ay true application, may tatawag sa ANCAS, tapos pupunta doon sa lugar na yon. So doon kikita ang isang tricycle driver by commission. Oh, so Madam Chair, may I request that the resolution be made specific that we're only giving ANCAS the permit to tap tricycle drivers. If they would like to tap another set of motorists like the motorcycles, panibagong resolution po yun. No. They are not concentrated on the single motor, but the tricycle. Hindi, yun nga ho. Ibig ko sabihin, kasi ho sa Metro Manila, ang ANCAS, motor. Meron ding may kotse din yata. May kotse din. Wala. Okay. So, motor po sa Maynila. Ngayon, dito sa Lipa, ang gagawin nila, tricycle. Now, ito po ba'y habang panahong tricycle o kukuha rin sila ng motor pag tumagal ang panahon? Hindi, wala. Tricycle lang. They can use the tricycle at yon ay ilalagay din natin sa resolution. Na they use the tricycle, existing franchise tricycle. So, yun lang. Iwanag yun,
additional. Madam Chair, mag-a-add lang ako, no? Yung information from ANCAS, ang LTFRB po ang nagbibigay ng authority o license sa kanila para for single motor riders. Dito po sa Metro Manila, yun po ang kanilang business model. Pero dito po sa Lipa, wala pa po silang authority or license from the LTFRB to operate solo rider motorcycle. So ang pasok po nila dito sa Lipa is to help our tricycle drivers. And based dun sa naulit kanina ni Consihal Merlo Silva, parang ililimit muna nila yung to 100 para kumita talaga yung 100 na riders na yon. At hindi katulad nung mga ibang brands na nandito, nag-open to anyone eh. So, nagkakainan sila ng kita. So, yung kanilang pilot, 100 muna para makatulong din sa ating mga kababayan na with franchise, no, Consihal Merlo? Ayan. But, at yun ay padami, sa padami pero, yun. Pero may plano ba ang CAS? Talaga naman kung sa LTFRB kumukuha ng franchise, pero may plano po ba ang CAS na magkuha ng permit sa LTFRB wala para na sa single? Basta ang kailangan lang ng ANCAS ay payagan natin sila. Wala na po ba? Baka mamaya meron pa, sir. Ihaharangin ko ya. Wala. At ako mismo ang haharang. Oh, Madam Chair, they will depend on the LTFRB whether or not bibigyan sila ng permit para sa motor. Kaya po, ito ang... Madam Chair, if ever nabigyan sila ng LTFRB, haharangan natin. Dahil ito ay political suicide. Political suicide. So, that is why, Madam Chair, as made mention a while ago, I would like to be specific in the resolution that the permit na ibibigay natin sa kanila, it's exclusively for tricycle only. Yes. Oh. Other than that, kung gusto ho nilang hindi. Kung gusto ho nila, kasi hindi man natin sila pwedeng pigilan na mag-apply. Kung gusto ho nilang mag-apply ng motor sa Lipa, pwede ho silang mag-apply. Pero hindi ho nila mapapa-aprubahan dito sa Sangguniang. Tama. Oh, tonight. So, is there any question? No more questions. So, is there any objection? Madam Chair, is he amenable to the amendment nung akin pong pinasok? As what you wish. Ano yun? As what you wish. As what you wish. As you wish. As what you wish. As you wish. So you are amenable. You are amenable. Is there any objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the second reading. Business for the day. Business for the day. Number one, letter of the City Mayor addressed to the SP members through the presiding officer, Vice Mayor Camille Angel Lopez, requesting the August body for the passage of an ordinance imposing a service fee of 300 pesos per transaction for an offline system designed by the PSA. Jointly referred to the Committee on Appropriations and Good Government, lead committee would be the Committee on Appropriations. Number two, letter of the City Mayor addressed to the SP members through the presiding officer, Honorable Vice Mayor Camille Angeli Lopez, requesting the August body for the passage of a resolution granting authority to the City Mayor of Lipa to enter into a MOA on behalf of the City Government with PSA establishing a batch request query system or BREQS. Refer to the Committee on Good Government. Number three, letter of the City Mayor addressed to the SP members to the Honorable Vice Mayor Camille Angeli Lopez, requesting the August body for the passage of an ordinance entitled An Ordinance Regulating Advertisements by Means of Signboards, Billboards, Posters, Paintings on Walls, Slides in Movies, Handbills, Leaflets, Streamers, Electric or Neon Lights, Displays and others of the same nature and prescribing a permit fee and other regulating fees as well. Refer to the Committee on Ways and Means. Number four, letter of the City Councilor, Attorney Galileo Angeles, addressed to the Honorable Members of the Sangguniang Panlungsod through the City Vice Mayor Camille Angeli Lopez, requesting the August body for the passage of a resolution for the adoption of implementing rules and regulations of Special Ordinance Number 133-2023, also known as Companion Animal Regulation Ordinance of Lipa,
or Carol? Refer to the Committee on Agriculture. Number 5, Supplemental Budget for 2023 of Barangay Pagulingin West. Refer to the Committee on Appropriations. Number 6, Reclassification Request from Residential to Commercial Use of Ramon Basa of the 216 square meter parcel of property located at Barangay Marawoy, Lipa City. Refer to the Committee on Land Use. Number 7, Reclassification Request from Agricultural to Residential Use of Susan Buhain. Refer to the Committee on Land Use. Number 8, Reclassification Request from Agricultural to Residential Use of Randy Copioso located at Barangay Duhatan, Lipa City. Refer to the Committee on Land Use. Number 9, Reclassification Request from Agricultural to Commercial Use of Anabella Maniego. Refer to the Committee on Land Use. Number 10, Reclassification Request from Agricultural to Commercial Use of Ami de la Gente. Refer to the Committee on Land Use. Number 11, Reclassification Request from Agricultural to Commercial Use of Ami de la Gente. Refer to the Committee on Land Use. Number 12, Reclassification Request from Agricultural to Commercial Use of Ami de la Gente. Refer to the Committee on Land Use. Number 13, Reclassification Request of Carlos Carrion. Refer to the Committee on Land Use. Number 14, Reclassification Request from Agricultural to Residential Use of Abigail Lupa. Refer to the Committee on Land Use. Number 15, Reclassification Request from Agricultural to Residential Use of Ferry Ortega. Refer to the Committee on Land Use. Number 16, Reclassification Request from Residential to Commercial Use of Corazon Manguiat. Refer to the Committee on Land Use. Number 17, Reclassification Request from Residential to Commercial Use of Arvin Aviola. Refer to the Committee on Land Use. Number 18, Reclassification Request from Residential to Commercial Use of Gisela Valles. Refer to the Committee on Land Use. Number 19, Reclassification Request from Residential to Commercial Use of Junelle Gibban. Refer to the Committee on Land Use. Number 20, Management Letter on the Compliance Audit on the Utilization of 20% Development Fund of COA. Refer to the Committee on APRO. Affirmation. Okay. That is noted. Sorry. Resolutions and ordinances for the third and final reading. Honorable ABC Boy Recto, you are recognized. Madam Chair, in honor of all the contribution of the Lobrin family and generosity, I move for the passage of a resolution approving Barangay Ordinance of Barangay Sico entitled Ordinance na Bigyan ng Pangalan ng Isang Daan ng Purok 4 ng Barangay Sico, Lungsod ng Lipa, natatawaging Artemio M. Lobrin Street for third and final reading. Jointly moved by Honorable Silva, Angeles, Morada, Lina, Makala, Loho, Manalo, seconded by Honorable Umali. Objection, hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Thank you, Madam Chair. Thank you, ABC Boy. Honorable Mike Tina, you are recognized. Madam Chair, I move for the approval of the reclassification request from numbers 1 to 13 for third and final reading. Seconded by Honorable Makala, Loho, Umali, Manalo. Jointly moved as well by Honorable Silva. Objection, hearing none, the motion is hereby approved for the third Thank and you, final Madam reading. Yes. Honorable Merlo Silva, you are recognized. Madam Chair, with regard to the ANCAS, I move for the passage of a resolution requesting the Mayor Eric B. Africa to allow the DBDOC to operate ANCAS in the city of Lipa with a certain amendment introduced by Honorable Abior for third and final reading. Seconded by Honorable Morada, Loho, Makala, Dina. Objection, hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Honorable Attorney Gali Angeles, you are recognized. Thank you, Madam Chair. Considering that the proposal to issue a resolution
for the authority of the mayor to enter into a memorandum of agreement or contract of services extending the contract of the following consultants, legislative policy and local government, preventive programs on public health, environmental management, planning and development, and finance are considered urgent a while ago. I respectfully move that we pass a resolution giving authority to our local chief executive to extend or enter into a memorandum of agreement extending the said contract in favor of those consultants. Seconded by Honorable Makala Loho Silva, Toledo Recto, Lina Umali. Objection. Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Madam Chair, question. Na-urgent na ba natin kay Dr. Lescano kanina? Hindi pa, no? Okay. I respectfully move that the proposed resolution concurring the appointment of Dr. Lescano be considered urgent and be considered approved on the third and final reading. Hindi ba na-refer kanina? Hindi niyo pa po na-refer. Ah, sige. I respectfully move that be referred to the appropriate committee. Matter brought up is referred to the Committee on Good Government. Na-refer na yata kanina eh. Anyway, if it's referred, it's okay. With the such the referral, I respectfully move that it be considered urgent and be approved on the third and final reading. Madam Chair. Go ahead, attorney. Okay. May I silence, finish? Please. Let's give respect po kung sino ang nasa podium. Thank you. Thank you. Considering that it has been referred to this committee, chair, this committee, I respectfully move that it be considered urgent and be approved on the third and final reading, Madam Chair. Jointly moved by Honorable Silva, seconded by Honorable Umali, Lina, Loho. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved for urgency. Madam Chair, I respect... Urgency. Okay. In item number four, Madam Chair, which is the passage of a resolution adapting the implementing rules and regulations of Special Ordinance Number 133-2023, also known as the Companion Animal Regulation Ordinance of Lipa, which has been duly approved before, be considered urgent. Seconded by Honorable Silva Umali. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved for urgency. Thank you, Madam Chair. Considering that this has already been considered urgent, I respectfully move for the passage of a resolution adapting the implementing rules and regulation of Special Ordinance Number 133-2023, also known as Companion Animal Regulation Ordinance of Lipa, for third and final reading. Jointly moved by Honorable Umali Silva Lina, seconded by Honorable Loho. Objection. Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Thank you, Madam Chair. Thank you. Yes. Okay na. Honorable Merlo, you are recognized. Madam Chair, with regard to the request, with regard to item number 7, 10, 11, 12, and 17, with the approval of the committee chairman, I move that these matters be considered as urgent. I'm declaring a recess. Session resumes. Kindly reiterate your motion, Honorable Merlo Silva. I am reiterating my motion with the permission of the chairman and the committee members. I move that this item, as I mentioned a while ago, be considered as urgent. What are the items? As I mentioned a while ago, 7,
11, 12. Please speak in English. 17. Wala na, yun na. Okay. So. Any second? Seconded by Honorable Lina Makala Loho Umali. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved for urgency. I move that we pass an ordinance reclassifying the property of Susan Buhain of the 500 square meter located at Barangay Santo Toribio, Lipa City from agricultural use to residential use for third and final reading. Seconded by Honorable Morada Umali Makala Lina Loho. Objection. Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. With the permission of the good Vice Mayor and the Chairman of the Committee, I move that we pass an ordinance reclassifying a property of Ami de la Gente with an area of 2,656 square meter located at Barangay Mabini, Lipa City, from agricultural use to residential use for the third and final reading. Any second? Seconded by Honorable Lina Umali Makala. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved. I move that we pass an ordinance classifying a property of Ami de la Gente from agricultural use to commercial use with an area of 2,657 square meters located at Barangay Mabini, Lipa City for third and final reading. Seconded by Honorable Makala Manalo Umali Makala Lina. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved. I move that we pass an ordinance reclassifying a property of Antacher Choco Morales with an area of 20,475 square meters located at Barangay Mabini from agricultural use to commercial use for third and final reading. Any second? Hold, baka lang. Seconded by Honorable Lina Makala Umali of Loho. Objection. Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Lastly, I move that we pass an ordinance reclassifying a property of Arvin Abiola of 175 square meters located at Barangay Antipolo del Norte from residential use to commercial use for third and final reading. Any second? Seconded by Honorable Morada Umali Mangkala Lina. Objection. Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Session resumes. No other. Honorable Merlo Silva, you are recognized. Other matters, Madam Chair. I have a letter endorsed by the from CPDO regarding the request of Mr. Danilo Magno for the reclassification of his property with an area of 2,311 square meters from agricultural use into residential use located at Barangay Plaridel, Madam Chair. I am requesting to refer it to the proper committee. Nag-German ba? Papa reiterate? Reiterate? Kindly reiterate your motion in English, please. Madam Chair, I have a letter from Ms. Lorna Africa, owned by Danilo Magno and Priscilla Magno, located at Barangay Plaridel. Their property with an area of 2,300 square meter, requesting for reclassification from agricultural to residential use. So may request the chairman to refer it to the proper committee. Refer to the Committee on Land Use. Second the motion of referral. Okay? Referred na po. Madam Chair, I move for the urgency of the subject matter as referred to the committee.
with the permission of the chair and the vice mayor and the other members and the whole body, the Honorable Sangguniang members. Any second? Seconded by Honorable Umali, Makala, Loho. Discussion, objection, hearing none. The motion is hereby approved for urgency. Madam Chair, formal motion. I move that we pass an ordinance reclassifying a property of Mr. Danilo Magno and Priscilla Magno with an area of 2,311 square meters from residential use, from agricultural use to residential use for third and final reading. Seconded by Honorable Umali. Lina, objection. Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. There is a motion to adjourn. Okay, meron pa. Meron pa. Honorable of your Rock of Fort, you are recognized. Ay siya, ayaw ho ni Consel Merlo pa aprobahan ang budget ng Balintawak. I joined the motion. Balintawak ho ari. Madam Chair, please consider as urgent the supplemental budget of Barangay Balintawak and Pag-ulingin West. Hindi po. Naka-refer na po. Any second? Seconded by Honorable Umali, Loho, Recto, Silva. Discussion, objection, hearing none. The motion is hereby approved for urgency. Madam Chair, please, I move that we pass a resolution approving Barangay Supplemental Budget of Balintawak, 8,214,116, and Pag-ulingin West, 575,395. The same be considered as approved for third and final reading and exempt from the three reading principle. I join the motion. Moved by Honorable Ronquillo, Lina, Makala, Loho, Manalo, Recto, Silva. Seconded by Honorable Toledo, Umali, Angeles. Objection, hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Madam Chair? Yes? I move to adjourn. Any second? Duly seconded. Session is now adjourned. Thank you so much, everyone.